So, ayun guys. Yun. So, yun. Dumating na naman tayo sa pinaka-special na araw. Pinaka-special na araw namin to ngayon. Dahil maaga akong lumuwas ng lungsod kanina para kunin yung sahod direkta sa account ko. Kasi kailangan din para sa yun, mga utang, tapos para sa mga miyembro. Ayun, nakuha ko agad kanina, tapos pagka uwi ko, ayun, gamit na natin yung ating cellphone. Ito, nabilhan ko na to ng tripod. Meron akong isang tripod dito, pero hindi na siya pwede sa cellphone kasi nasira yung pang-ipit ng cellphone, yung pang-pahawak ba. Pakita ko sa inyo. Ito yung tripod ko nung una. Ito yung tripod. Tapos dahil nasira yung dito, yung nakaganon pang kapit sa cellphone, kaya kinumbinar ko to. Tapos yung double sided ng GoPro, yung pang helmet kung saan mo ilagay, dito ko kinapit, pinahawa ko siya dito para magamit sa GoPro. Ngayon nasira yon, hindi na magagamit to dahil hindi magagamit sa cellphone. Iba yung kita dahil siguro sa autofocus. Ganyan na siguro. Yan. Mas maganda. Mas maganda yung kuha. Maliwanag konti. Pero pagdating nito ng mga 2 minutes siguro, parang mabibingi na naman siguro ang cellphone. Titingnan ko mamaya. Sabi din ng asawa ko, pag hindi daw kaya ng cellphone ko, pwede naman daw yung sa kanya. Palit na lang kami. Ganun na lang siguro din. Tapos lagay sa memory card, transfer sa memory card yung video na kailangan editin, tapos ilipat dito. So yun, pagdating ko kanina, pagpunta ko sa kanila ni Do, wala pa daw si Do hanggang ngayon. Kaya yung pera, binigay ko na lang muna sa, ang tawag nito, tiyohin niya. Para pagdating niya, nandun yung pera niya, yung sahod niya. Kahit wala na kasing, hindi na nakasama sa akin si Do mula nung nakaraang buwan hanggang sa buwan na to, binigyan ko pa rin siya. Pero hindi pareho, hindi sila magkapareho ni editora natin tapos kay Jano. Medyo maliit konti yung sa kanya dahil wala siyang trabaho. Kumbaga, allowance yung nabigay ko sa kanya. Allowance na lang ba? Pagka babalik siya, ayun, magkakaroon ulit siya diretso ng sahod. Pero may plano kami kanina, sabi ko kay Prepil. Dahil si Prepil kanina kasi, sabi ko mag-vlog tayo dahil sahod ngayon, magpasalamat tayo sa kanilang lahat. Dahil kung wala sila, hindi tayo magkakaroon ng sahod na ganito. Pero sabi ng editora kasi natin, may klase daw siya buong araw, online class sila ngayon. Dahil yung klase niya kasi is 1 week, isang araw lang daw yung face to face, Lunes lang. Tapos yung ibang araw na Martes hanggang Biyernes daw, ayun, online class na. Tapos syempre Huwebes ngayon, si Jano may klase ngayon at saka bukas, whole day. Kaya ang nangyari, kaya ngayon ako lang mag-isa mag-vlog. Tapos dito na lang din sa amin para makapagpasalamat sa inyo kung ano man ang naabot ko ngayon na sa araw na to may sahod tayo niyan. So pero ito yung nangyari. Hindi na lang tayo magpapakita ng pera. Well, medyo parang sa mga buwan na to, mga parang mainit ang pera sa ibang tao siguro, sa ibang nanonood natin, na wag na lang daw i-vlog pagka araw na sahod. Mag-vlog pa rin tayo pero hindi na tayo magpapakita ng pera siguro, ganyan. So, ayun, ganito na lang sinabi ko sa kanya kanina na, Day, di ba wala tayong GoPro?
wala tayong GoPro. Ang sabi ko sa kanya na sa buwan na to dahil, next month siguro baka makabili tayo, baka makabili ako ng GoPro. Edi start ulit tayo sa editing mo. So, ang nangyari kasi guys, ang nangyari ganyan. Si Jano at saka si Prepil, dahil si Do wala pa. Si Jano at saka si Prepil, pahinga mo na sila. Nang kumbaga, si Prepil sa buwan na to, hindi mo na siya makakapag-edit para sa atin, para sa akin. Tapos si Jano naman, hindi ko muna siya isasama, hindi ko muna siya pasasamahin dahil wala naman tayong GoPro eh. Kailangan kasi, pagka cellphone yung gamit, medyo shaky kasi pagkahawakan guys, kailangan ilagay sa gilid-gilid, ipakabit sa kahoy, ganyan. Kumbaga, stable yung camera, yung mga kuha niya, naka-stable lahat. Tapos hindi din kami makapag-vlog diretso sa lawa. Dahil pagka nasa lawa, nasa tubig tayo, kung wala naman sa nasa itaas ng kahoy, ganyan, nasa itaas ng kahoy tayo. Tapos yung sa iba pa, tubig na. Kaya delikado. Delikado. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko kay Prepil na, day, sa buwan na to, hinto muna kayo. Tapos, ganito na lang. Sa buwan na tayo, sa buwan na to, wala ka pang trabaho para sa akin. Hindi ka pa makakapag-edit. Ang sinabi ko sa kanya na, sa buwan na to, day, bibigyan kita ng allowance. Buwan-buwan. Hanggang makakabili ako ng GoPro. Dahil, pagka-cellphone kasi, day, tapos, yung diretso galeri, diretso files yung naka-record natin. Tapos pagka once na hinto natin yung recording ng video sa cellphone, diretso kasi siya sa files. Hindi siya direktang masisave sa memory card. Kailangan ko pang i-transfer. Ang problema lang, kapag puro clip yung gawa ko, hindi diretso tulad nito. Pagka i-transfer ko lahat sa memory card kasi, nasisira, hindi sunod-sunod yung pagkakasave dun. Kumbaga, pagka mag-edit si Prepil kasi, kailangan pa niyang hanapin yung karugtong. Tulad ng mag-intro ako na, hello guys, nandito tayo ngayon. So, clip, pause, kundi off. Yan. Tapos yung karugtong yan, mawawala kung saan-saan napunta. Kumbaga, na lagay siya sa nasa ibabaw na dahil iba eh. Nung natingnan ko nung huli kasing vlog ko na dun siya nakalagay sa intro mataas 5 minutes, tapos ang kasunod pala 4 minutes, hindi yung by seconds kung ano man yung na hindi na siya alphabetical. Ano ba yun? Alphabetical o 1, 2, 3, 4 ganyan na clip, hindi na. Kumbaga, hindi na nahanay. Kumbaga, na sira siya. Gawa ng pag-transfer ko. Iwan ko pa kung ano-ano. Kaya nga, sabi ni Prepil, nasubukan ko rin yung yan, nung una. Nung yung nag-vlog ka, tapos cellphone ginamit mo. Yung nagluto kami ng native na hito. Sabi niya na, day, hindi na magkakasunod. Kailangan ko pang hanapin. Tinawag niya ako, tapos pinahanap niya kung ano daw ang kasunod. So, yun. Dahil, kailangan ko ding, ako na lang muna ang mag-i-edit ngayon habang wala tayong GoPro kasi pagka GoPro kasi, hanay na lahat. So, pagkabigay ko kasi sa, ng memory card kay Editora, diretso na, tulpok na lang siya. Kumbaga, kukunin na lang niya yung intro tapos yung kasunod hanggang matapos siya. Hindi na niya kailangang hanapin yung karugtong o hindi na niya kailangang chatan ako, i-message ako kung nasan yung karugtong daw. Nasaan na yung karugtong nito dai? Hindi na hanay. Nawala. Kung saan-saan na ilagay.
Hindi naman pwedeng pagka mag-edit siya doon, nasa gilid ako, maunisunod day. Ito yung karugtong day. Hindi naman pwede. Tapos sinabi niya din na medyo busy din ako sa buwan na to day. Dahil mataas-taas yung oras na klase namin. Meron pa siyang sinabi sa akin kanina, pero sa kanya na lang yun. Hindi na lang natin. So yun, sabi ko sa kanya na wala kayong trabaho muna sa buwan na to day. Pero ang maganda nito, kaya nung si Do at si Darin na walang trabaho, may binigay ako na allowance para sa kanila. Kay Jano naman, may klase si Jano kanina, tapos naabutan ko dun sa ibabaw, mama niya na nagbantay sa kanyang nagkagabatang kapatid, 5 years old, na binantayan dahil nasa klase. Yeah, ate, ikaw na lang magbigay nito kay Jano at saka kay Mikoy dahil para sa kanila to. Tapos sabihin mo na lang na hinto mo na sila sa buwan na to, tapos may alawan sila. Nakita ko si Jano, tapos kaninang tanghali pagka out nila mula paaralan para kumain, break time, nakita ko, sinabi ko, Jano, pupunta ka muna rito sa buwan na to dyan. Hinto kayong dalawa ni Prepil, hinto muna kayo. Tapos, bibigyan ko kayo buwan-buwan ng allowance hanggang makakabili tayo ng GoPro. Kasi kailangan natin yung GoPro eh. Kaya, dahil nasanay ako sa GoPro, tapos, ganyan. Para rain or shine, continue yung vlogging. Ganyan. Hindi yung puro na lang negative daw sinabi ko. Well, hindi naman ako masyadong natamaan ng problema ngayon. Dahil sa GoPro lang kasi pwede naman yung cellphone. Sabi din ng asawa ko na pwede daw cellphone niya. Ayan. Tapos, so ayun. Sumangayon naman si Jano. Tapos, ayan. Dahil, bibigyan ko naman sila ng allowance buwan-buwan eh. Hindi ko sila pababayaan. Meron pa rin sila kahit wala silang trabaho. Pero pinakamataas niyan, isang buwan na hindi pa sila makakasama sa vlog, si Prepil hindi pa magaka-edit. Pinakamataas na yan. Ang maganda nito guys, kahit wala pa akong pangbili ng GoPro, sinabi ni Papa sa akin na pahihiramin muna kita ng pera sunod buwan para may bili mo ng kamera mo. Dahil kailangan nyo yan para sa vlogging kung saan kayo mapunta. Kaya baka mayroon daw hindi nasang ulan, ganyan. Tapos malakas na ulan, pagka cellphone daw ang dala, diretso sira na. Lalo na pagka, iwan ko ba kung may cellphone ba mga waterproof nyan. Basta kung meron man, mas mahal kesa GoPro siguro. Pagka GoPro kasi, magkakabili ka, 20 plus, iwan ko ba kung cellphone, siguro, mas mahal pa siguro. Tatakbo siguro ng mga 40, 30 plus, medyo, iwan ko ba kung waterproof pa ba yan. So yun, sabi ni Papa na pahiramin yan lang muna daw ako ng pera. Tapos, kada sahod daw, magbibigay daw ako sa kanya, pero hindi daw niya ipa-full. Hindi daw niya ipa-full payment para daw maluglugag yung bayaran ko kada buwan. So, salamat! Salamat! Nabuhayan ako kunti. Mga lagpas. Kung hindi man basta sa sunod na buwan, lagpas isang buwan, basta magkakaroon tayo ulit ng GoPro. Kailangan ko to talaga yun. Tapos, yun na nga. So, ang sahod kanina guys, hindi naman siya kalakihan para sa akin dahil alam niyo naman na nasa hindi naman kalakasan yung views naming nagbablog, kami na magkagrupo, kami ni Jano, and natural na vlogging lang eh. Yan. Tapos, hindi naman, sabi nga ng iba na malaki na daw subscriber ko, pero ganun pa rin, ang liit pa ng sahod. Kung ano man yung binigay, kung ano man yung
inabot ng views, ano man yung inabot ng income namin araw-araw, masaya pa rin, masaya pa rin ako niyan. Kahit $50 niya, $50 guys, sa isang araw, sobrang laki na niyan para sa akin. Yan, malaki na yan. Nasa maximum na siguro ako pagka ganyan yung araw-araw na views na at income natin sa AdSense. Grabe na siguro yan. Pero kahit bababa pa niyan, kahit $15 nga eh, masaya na ako. Wow, lumaki. So, yun. So, ganyan. Laking pasasalamat ko talaga na buwan-buwan mayroon tayong income na ganyan. Pero, wag mo na, hindi ko na lang muna i-pierce sa hindi ko. Hindi ko i-force to the limit yung sarili ko para lang magawa. Tapos, pag, ganito, pag-usapan natin na sa ganito yung sitwasyon guys, na cellphone pa yung gamit ko, gaya nung dati, nung wala pa akong GoPro, na minsan lang ako makapag-vlog, ay hindi, minsan lang ako makapag-upload, dahil, kasi ngayon, tag-ulan, hindi kaya yung araw-araw pagka ganito, tulad kahapon, yan, tulad kahapon, dun ako sa gubat, biglang pangit na panahon, biglang grabe yung ulap, na lagot ako dito, lagot ako ngayon. Pagka ganyan kasi guys, ganyan, pangit ang panahon, secure ko agad yung cellphone ko. May plastic ako dito pagka umulan, biglang umulan, ganyan. Sira na naman yung cellphone ko nito. Ganyan, ganyan. Limitado yung magagawa natin. Pagka ganito, maganda panahon, makakapag-vlog ako kahit saan ako magpunta, basta sa lawa, doble ingat lang. Ganyan, eh baka malaglag sa tubig ba? Lago tayo. Ganyan. Tapos, mag-focus ako dito ngayon, dahil cellphone, focus ako sa survival natin. Yung 72 hours na laging request nyo, magagawa ko yun. Tapos, solo tayo, solo. Gusto kong subukan na solo survival sa Gobat. Mamili tayo ng lugar. Tapos, hindi ko muna i-prepare sana 72 hours. Mag-overnight lang, 24 hours, pwede siguro, no? Tapos, subukan din natin camping. Ganyan. Tapos, focus tayo sa anong tawag nito? September na eh. October na. Sunod buwan, October na. Tapos, pwede nang manghunting ng manok na labuyo sa gubat. Dahil malaki na kaunti yung mga sisyo ngayon sa buwan na to. Usually kasi pagka labuyo guys, March, April, May, June, sila nagpaparami. Tapos, ito, wala na naman dahil namamalit sila ng mga balahibo. Tapos, pagka kumpleto na naman ang mga balahibo nila, doon na naman sa November hanggang December. Ganyan. Kaya nga nung nakarang taon, tinanggal namin lahat ng silo namin pagka abot na ng October na katapusan ng October. Ganyan. Kaya balik tayo dyan. Focus muna tayo sa gubat. Pwede sa sapa, pero pagkalawa, sobrang laki kasi ng tubig. Hindi din pwede yung manglamba tapos cellphone yung gamit. Delikado eh. Delikado talaga. Baka mas marami, masiraan na naman tayo. So, yun. Na, sabi ko na sa inyo yung panay ko. Yung nakaraan guys, marami nag-comment doon na sobra ko daw negatibong tao. Hindi naman, so, ito, sabihin ko sa inyo talaga yung totoong nangyari kung bakit ganun ang siguro bak kung yun yung pananaw na yun yung sigurong pananaw ng ibang tao na sobrang negative natin sa vlog. Meron kasi akong hindi nasabi noon na about sa family. Ganyan. About sa family kasi guys. Ito. Yung pagkadating ko kasi nun, galing kami nag-vlog doon. Oy, pakinggan nyo to ha. Galing ako nag-vlog. Hindi ko nalaman na yung mama ko pala nadala sa ospital. Tapos, hindi ko alam yung dahilan kung bakit.
Yung dugo daw niya umabot ng 180 over 100, delikado. Tapos kasabay pa nun yung GoPro ko, hindi na gumana. Kaya yun siguro yung dahilan na parang sobrang negative ko tingnan sa inyong lahat. So yun, about sa family, yan. So sa, pero sa awa ng Diyos din, salamat talaga sa Panginoon sa may kapal na kahit sobrang taas ng dugo ng mama ko nun, nakalabas siya 2 araw mula nung nadala sa ospital. Yung mama ko kasi guys, hindi niyo alam, yung mama ko paralyzed kasi siya. Hindi na siya full body ng malakas talaga gawa, malusog, may maintenance siya na tambal na nagahalaga ng 300 to 400 plus yung araw na iniinom niya. Yung sa umaga, tanghali hanggang gabi, may maintenance siya mula nung 2018. Tapos nadala siya ng ospital ika-apat na nung nakaraang araw, ika-apat na pagkakataon. Ngayon lang, nung nakaraan lang pagkakataon na hindi talaga siya na-admit na matagal. Ah, hindi talaga siya na-admit nung nakaraan. Inobserbahan lang siya doon. Dahil hindi naman nagrabe daw eh. So, yun, salamat talaga. Kaya, yun siguro yung dahilan na medyo negatibo tayo tingnan. Malaking problema kasi guys, pagka nasa loob ng pamilya mo, yung may problema. Tulad nun, delikado. Pagka ano bang mangyari ba? Yan. Kaya nga, sabi ko sa inyo nung nakaraan na may problema pa ako sa pamilya. Tapos sabayan pa ng GoPro, ano na lang magagamit ko. Pero kahit ganyan kasi guys, kahit GoPro, hindi naman tayo mawala ng pag-asa eh. Tulad ng sabi ni Papa. So, kahit wala pa akong pambili. Tapos sabi niya ni Papa na pahiramin kita para sa kamera mo. Kailangan yan. So yun. Magkakaroon tayo ng kamera pero hindi pa ngayon. Kailangan ko pang mag-antay. Tapos hindi din ako mag-antay para... Sabi ni Papa, eh, baka hindi matuloy ba? Kailangan ko ding pagsikapan. Eh, pagka malaki konti yung sahod natin next month, yung kalahati siguro, idagdag ko. Pagka may, sa tingin ko, malaki ang sobra ng perang to. Yung kalahati siguro, ilalaan ko para sa GoPro. Tapos maghiram na lang ako ba? Sa, kung sino man yung mahiraman ko, ganyan. Dito sa amin, kung sino man yung siguro naman may magpapahiram dito sa amin, ganyan, para sa GoPro. So ayun, sila si Prepelo. Ayun, sabi ko na sa kanila, may alawan sila. Bonbon guys, huwag kayong mag-alala kung pinahinto ko sila. Dahil kailangan din, ganyan, tapos, ganyan, medyo mag-loading tayo konti ah. Kailangan din, tapos, yun, makakabalik sila pagka ganyan. May GoPro tayo, diretso na. Problema lang talaga pagka ikaw yung editor tapos hindi mo alam kung ano yung kasunod ng video to. So, yun. Laking pasasalamat ko sa inyong lahat guys na ayun, nandyan pa rin kayo hanggang ngayon na laging nakasuporta, laging nanonood, laging nakasubaybay sa lahat ng mga ginagawa namin video. At saka salamat din sa mga susunod pang mga video na i-upload ko. Advance pasasalamat sa inyong lahat sa susunod. Ayun si Jano, kinayon sangayon siya dahil may allowance naman eh. So ayun talaga, salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta. So ayun,
Salamat po talaga sa inyong lahat, guys. Hopefully, sa mga susunod na upload natin, subaybayan nyo pa rin. So, hanggang dito na lang para ma-update din kayo. Hanggang dito na lang, guys. At ayun na nga. Hanggang dito na lang. Stay safe all. God bless sa inyong lahat. Salamat.